Hello guys! Welcome to my another video na related sa inyong mga GCash, katanungan at kung ano-ano pa. Ngayon po susubukan natin mag-withdraw gamit itong GCash ATM card or GCash Mastercard. Alamin natin kung meron bang kaltas o ano. Bali, GCash to, mag-withdraw tayo sa East West Bank. Nakapag-withdraw na nga po tayo mga kaibigan. Ang laman ng aking GCash app ay nasa 5,020. Ngayon, nag-withdraw po tayo sa East West Bank ng 5,000 eksakto. Naglagay ako ng 20 pesos para malaman ko kung magkano nga ba ang deductions kasi hindi tayo sure. So dito sa East West Bank, and I believe lahat naman po ng banko ay ganito rin. Sa pare-pares po sila ng withdrawal charge. Magkano ang chinarge? 15 pesos dahil ang natira na lamang po sa aking GCash app ay 5 pesos na lang po. May butal ng konti. Alam nyo kagandahan dito sa GCash Mastercard or GCash ATM card, pwede po kayo mag-withdraw sa lahat ng Mastercard, actually sa lahat na ng ATM booth, no? Sa mall, no? Sa palengke, sa o mga establishments, pwede nyo rin magamit pambayad, pwede nyo rin magamit na panggasolina o kahit ano. Diba? Tapos meron ka pang GCash app. Tapos ang maganda dito guys, pag nagkaroon ng withdrawal, merong text message na matatanggap. Meron kang matatanggap na text message kung magkano yung withdraw at pati yung chinarge o kung magkano yung nakaltas sa iyong GCash wallet. So mga kaibigan, yan po ang aking experience. So ngayon alam niyo na ha. So sa lahat ng withdrawals ninyo, meron talagang deductions. Bakit? Wala naman kasing GCash bank, no, kung saan pwede kang free na mag-withdraw. So definitely lahat ng mapag-withdrawan mo merong charge na 15 pesos. Ako po si Chico, enjoy the rest of the day and God bless po.